What's that? Sir, kuya, nakita mo yun? Today ay mag-e-explore tayo ng isang abandonadong mansyon ng isang sikat na artista dito sa Pangasinan. Ano mo pala natin ng dito sa Arbusto yung ano, yung kilabutan? Saan mo galing yan? Sa gitna ng napakagandang tanawin ng mga karagatan dito sa Pangasinan ay may natatagong kababalaghan sa loob ng isang struktura na tila napag-iwanan na ng panahon. Kami ng mga kaibigan ko ay nagbabakasyon dito sa Pangasinan dahil mayaman ang Pangasinan sa napakagaganda at nakakabighaning mga dagat. Rolling! Ngunit sa kalagitnaan ng aming kasiyahan ay nabalot ito ng katatakutan nang mapansin namin ang abandonadong mansyon sa tabi ng aming tinutuluyan na rest house. What's that? Sir, kuya, nakita mo yun? Ha? Kuya, wait lang. Pasama ako. Ang rest house na ito ay pagmamay-ari raw ng isang artista ngunit napabayaan at tuluyan ng inabandona. Sinasabi ng mga nakatira rito na marami daw silang nakikita na hindi nila may paliwanag at iba't ibang klase ng tunog ang narinig nila sa loob ng rest house. At sinasabi rin nila na may nagpapakita daw na white lady sa taas ng balkonahe ng mansyong ito. Katabi lamang ng tinutuloyan naming rest house ang abandonadong mansyon. Kaya kami rin ay may mga naririnig at may mga nakikita doon sa loob ng mansyon. Kaya't napagpasyahan namin na pasukin na lang ang loob. At alamin kung talaga nga bang may kababalaghan na nagaganap sa loob ng mansyon. Wait lang, may problema ako. Pagpasok pa lamang namin ay ramdam na namin ang kilabot at bigat ng pakiramdam sa lugar. Sinubukan namin pumasok sa likuran, ngunit sarado ito. Kaya't nagtungo kami sa main entrance ng bahay at pare-parehas kaming nagulat na himalang bukas ang pintuan habang kaninang umaga lamang ay sinusubukan namin pumasok ay sarado ito. Kinilabutan kami dahil para bang may gustong magpapasok sa amin sa loob ng mansyon. Pagtungo namin sa kusina ay hindi ko maintindihan bakit nagtayuan ang mga balahibo sa kamay ko. Tila bang may nakahawak sa kamay ko, kaya't nanlamig ang buong braso ko. Bakit gano'n yung nasisili ko? Ha? Alam mo, kalahati ng dito sa armas ko yung ano, yung kilabutan. Hopefully, sana nag-aakit. Nag-aakit talaga yung mga alas kasi madami. Kaya nag-expand yung mga. Naputok mo? Hala, wait lang din yung dami. Tanggang. Akit tayo sa taas. Sige. Ngayon naman ay inaya ko ang mga kaibigan ko na tignan ang mga kwarto sa taas ng mansyon. Sabi-sabi ng mga naninirahan malapit sa mansyon ay sa taas daw ng bahay madalas nakakakita ng babaeng nakaputi at minsan nakadungaw ito sa bintana.
Kala mo, ano? Huwag na. Ang lamig. Ang lamig ng loob. Biggest room, no? Feeling ko master. Oo, ito yung masters kasi... Pero may nabasag, oh. Basag-basag yan, mga basag. May nag-intrude siguro. Wait lang. Medyo ano dito. Medyo hindi ko gusto yung kina. Let's go na. Wait lang. Ang weird. May narinig pa siya. Baka sarado yung mga room. Hindi na. Pero hindi. Emergency kit ata yung mga yan. Dalawa, pero yung pangatlong room yung ayun, doon. Ah, ito, dito, dyan yung part na yan. At saka dun sa kusina. Kanina. Yung pagpasok. Thank you, kuya. Bumalik na kami sa rest house at tinutuloyan namin, ngunit hindi pa rin nawala ang kaba at takot na nararamdaman namin kahit pa nakaalis na kami ng mansyon. Nana, nawiraduhan ako dun, no? Ako mabigat pa rin. May dala akong red horse. Kasi may time na nakikita ko na yung sarili ko sa reflection. Tapos parang hindi ko mukha. Ako nag-aalis nito. Sa pagpunta namin doon, marami kaming naramdaman nakakaiba sa lugar. Lalo pa doon sa may third room at saka sa may kusina, talagang nagtayuan yung balahibo namin. Hindi lang ako, pati na rin yung mga kasama ko, nakaramdam sila ng kakaiba. At super bigat talaga yung part ng kusina. Pare-parehas din kaming natakot nung nakita namin yung mga dolls at parang may statwa doon sa isang kwarto malapit sa kusina.
Hindi namin alam kung sinadyabang iwanan yung mga yon para takutin kung sino man yung papasok sa abandonadong mansyon or naiwan lang yung mga statwa at mga laruan doon sa kwarto. Hindi na rin namin pinilit na pumunta doon sa may balkonahe kung saan nagpapakita daw yung white lady. Kasi hindi na rin namin mabuksan yung pintuan papunta doon. Siguro dahil na rin sa matagal na rin yung mga pintuan, kaya hindi na siya ma-push or hindi na rin siya ma-slide. Kaya hindi na rin namin pinilit kasi baka makasira pa kami ng gamit doon. Ito yung first time ko na pumasok sa isang abandonadong lugar. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Halo-halo yung takot, kaba, pero exciting talaga kasi hindi namin alam kung ano yung aabutan namin doon. At super nagpapasalamat talaga ako kasi andito yung mga kaibigan ko, sila Kuya Justin, sila Kuya CJ, si Chachi, and syempre si Adam na nagpahiram ng equipment sa amin na pumasok doon sa abandonadong mansyon. Kasi sa totoo lang nung una, like bala ko lang sana na ako lang sana yun, pero iba pa rin kapag may mga kasama ka, like mas kampante ka eh kaysa sa mag-isa ka. Kasi yung usual na ginagawa ko, lagi akong mag-isa sa mga abandonadong lugar. Every time mag-ghost hunt ako, laging mag-isa lang talaga ako. Pero this time, ang saya-saya ko kasi may mga kasama na ako and talagang nag-enjoy din naman ako sa experience sa loob ng mansyon na yun. Sana magkaroon pa ng susunod and sana sa mga susunod na yun, may kasama na ako kasi ang saya pala pag may kasama. Sana nagustuhan ninyo yung pag-ghost hunt ko. Nagkataon lang talaga kasi na yung rest house na tinutuloyan namin, katabi yun ng abandonadong mansyon. So parang napagtripan lang talaga. Like, wala talaga kaming balak na mag-content nun. Pero, yun nga, dahil nga sa ang tatapang ng mga kasama namin, pinush na rin lang namin na pumasok nga talaga sa loob. Sana nagustuhan ninyo itong another adventure. And, yun nga, don't forget to share this video with your friends. And also subscribe to my channel for more videos. Don't worry guys, magkakaroon pa rin ako ng mga artworks, videos. Ngayon lang talaga is, sira yung phone ko. So, hindi ako maka-vlog ng maayos. So, for now, ito muna mga horror-horror and sana na-enjoy nyo rin kagaya ng pag-enjoy ko sa mga ganitong klaseng content. Thank you guys so much and I'll see you on my next ghost hunting or artwork vlog. Bye guys! Thank you! Sorry, sorry. Ay, dapat tinanggal yung stopper. Ay, ayaw nga. Tanggal. Ay. Pakitanggal? Walang nagsabing maghawak talaga kayo. Sino sabi? Kanta lang yun.